Hello guys, welcome to my channel. Sa mga bago, please subscribe to my channel at huwag kalimutan ang bell button para update kayo sa mga susunod kong videos. So ngayon guys, alam niyo naman yung title natin, nabasa niyo na. Lagi extra talaga yung manok na nandito sa babae. No? Sa lahat ng vlogs ko, lagi may manok. Manok ng kapitbahay. So anyways, so yun nga, sabi ko alam nyo na yung title ng aking vlog ngayon ay ang 10 ko actually favorite na Filipino vloggers na gusto ko. Ito yung mga na-entertain ako, may natututunan ako, tsaka parang nakaka-relate ako sa mga gusto at hilig nila. Kaya sila yung top 10 ko. 10 favorite kong vloggers ng Pilipinas. Favorite ko ay si Sir Bitoy, ang Bitoy Story. Si Boss Bitoy kasi, si Michael B. Siyempre, isa siyang idol ko bilang komedyante, artista. At nakarelate kasi ako sa ano niya, sa mga collections niya. Kasi hindi din siya mangolekta ng mga toys eh. So, isa yun sa akin na gusto ko sa kanya. Yung mga collection ng toys, yung mga games niya, yung mga PlayStation. Hindi siya sa mga ano eh, sa games. Gusto ko yung vlog niya kasi every time na nagpapakita siya ng mga toys niya, laging yung mga yung bandang last part niya, laging merong kang matututunan sa kanya. Kaya, yun. Gusto ko yun. So, number 2 ko, idol ko rin kasi to si Sir Chito Miranda. Sir Chito naman, syempre kilala naman natin siya. Siya ang lead vocalist ng Parokya ni Edgar. Simula high school kasi ako, gusto ko na ang Parokya ni Edgar. Kasi may mga cassette tape na ako noon eh. Inolection ko siya eh. Simula doon sa unang album nila. Hanggang sa madami, halos ilang albums din sila. Higit 10 na rin sila. So, isa rin yun sa dahilan kung kaya naging gusto kong yun siya ng mga vlogs. Kaya, isa rin siya sa gusto kong vlog. So, ang number 3 ko naman guys, syempre, wala namang hindi nakakilala dito sa taon to. Si idol kong Kong TV. Syempre, kaya si Kong TV, una-una, isa siyang ano eh, isa siyang inspirational talaga eh. Parang icon na siya pagdating sa YouTube. Para kasi nga no, ang explanation ko sa kanya kaya siya sa gusto ko dahil nakaka-inspire siya ng tao eh. Tulad nga nung sinabi niya ng law of attraction, isa rin niya na nagiging inspiration ko sa pagbo-vlog, yun sa mga pinapanood ko rin sa kanya. Si Kong TV ang parang ano eh, naging inspiration ko rin sa pagbo-vlog ko ngayon. So ang number 4, syempre, ano ba tawag doon? Future fiancé, tama? Ni Kong TV, si V. Cortez. Syempre, mag-connect sila eh. Si Sir Kong at si Ma'am B magkakonnect yan. Siyempre, gano'n sila. Karelasyon sila pero gusto ko rin yun kasi kung pinapanood niyo yung mga vlogs nila, halos same silang dalawa na naka-inspired kasi nag-umpisa sila sa wala. Pero ngayon, tingnan nyo naman kung gaano sila ka-successful. Tsaka ang sarap sa pakiramdam na ano na yung parang yung motivation na pinapanood mo sila, parang masarap isipin na sana magawa ko rin yung ganoon, sana magawa ko rin. Isa sila sa nagiging ano kay point of ano inspiration na sabi ko ano. So si Ma'am B ang aking pang-apat. The number 5 ko guys, si Chairman naman ba? Kailan ko lang din siya napanood. Pero iba yung dating sa akin.
talagang direct to the point siya. Basta gusto ko yung ano niya, yung style niya. May laman lagi sa makahulugan. Hindi lang sa magpares kami ng ano, mukha. Pero isa siya rin sa pinakagusto kong ano, wala dyan. Si ako, si Chairman. Sa number 6 ko, siyempre, si Mayor TV. Pero si Mayor TV naman, gusto ko yung mga parody niya. Kasi nagsusulat din ako ng kanta. Parang inspired ako sa pagsusulat ng kanta. Minsan nagiging parody din yung mga ginagawa ko eh. Meron din akong ano guys, ginawang parody. Tignan niyo dito sa aking, dito sa taas. Click niyo yan, nakikita niyo yung parody kong ginawa about COVID. So, naging inspirasyon ko si Mayor TV dyan. Tsaka, may experience ako. May experience kasi ako kay Mayor TV nga. Parang napakadali ng lapitan. Kasi, experience ka, nagkausap kami niyan through, ano, through sa kanyang page. Na, ayun, nagkaroon ako ng sa kanya. Inspiration din kasi nag-reply siya. So Mayor TV, kung napapanood mo to, salamat sa pag-reply sa akin. Tagal na yan, siguro mga almost 1 month na rin. Pero nakakatabahan ng puso yun kasi nag-reply sa iyong yung isang iniidolo mo sa pag-vlog. Approve. Tang number 7 ko guys, si Sir John Ingero. So si Sir John naman, gusto ko sa kanya yung mga tutorial niya na galing talagang ano, hindi lang siya nagtututor, ini-encourage ka pa niya na about sa pagbablog, na huwag kang susuko, na sa simplest form ng kailangan gawin para at least makapagblog ka ng ayos. Tsaka information lang guys, si Sir John kasi drummer siya ni Mayor TV sa banda nila. Sa so, nagulat din ako nung explore ko halos lahat ng mga vlogs nila na magkabanda pala sila. So inspired ako sa mga kasi magaling siya magbigay ng mga lessons sa dyan. So siya yung aking number 7. Number 8 ko naman, medyo international na to guys, si Pambansang Kolokoy. Si Pambansang Kolokoy naman is more on entertainment eh. Kasi sobrang natutuwa ako sa kanya. Kasi yung comedy niya talagang sense eh, may sense of humor siya. Comedy na talagang pang-pamilya. Tapos okay, parang minsan nagbo-vlog din siya, gusto ko yung mga vlogs niya. Nagiging DJ din siya eh. Meron siyang program through Facebook yun, sa Pambansang Kolokoy. At ang number 9 ko guys, sa mga mahihilig magmukbang dyan. Ano ko, sa dami-dami ng mga mukbang ano ba, vlogs. Ito yung gusto ko. Hindi ko alam kasi in a way na ano, parang kasi na maganda siya panoorin eh. Si Kelly Chus. Yeah, si Kelly Chus guys. Mukbang yan. Isa siya kasi nga nauna, napaka simple lang. Kasi halos yung nauso kasi yung mga mukbang ngayon. Puro ibang bansa eh. Diba? Pero mas gusto ko yung style ng pagmamukbang niya. May pagka-comedy siya. Tsaka simple lang. Kelly Chus ang aking number 9. Ang number 10 ko guys ay ang Makina Vlogs. Si ano yan? Actually ang Makina, si Sir Sac Lucero ang ano, nagbo-vlog doon. Siya ay gitarista. So ang ginagawa naman Makina, syempre iba Makina. So about moto vlog, mga review ng motorcycles. So mahilig kasi ako sa mga ganyan, mga motorcycles, kaya halos lahat pinapanood ko yung
vlogs niya about motorcycles. So, nalalaman mo agad. Nalalaman mo yung mga specs, yung quality niya, yung sarap ng gamitin. Ayun. Kaya, maka na ang aking number 10. Siyempre, ito, hindi ko man sila na lista, hindi ko man sila nalagay sa top 10 ko, pero isa rin sila sa pinapanood ko at gusto ko rin naman, na-enjoy ko rin silang panoorin. Si yung syempre, nasa heavy na sila, yung si Lloyd Cadena at si Eman. So I'm sure masaya na sila kung nasan naman sila ngayon. Ayun, yun lang po na masasabi ko. So yun guys, yun yung aking top 10 favorite vloggers ng Pilipinas. Sa mga bago sa akin, please subscribe to my channel at huwag kalimutan ang bell button para update kayo sa mga susunod kong videos. So thank you sa panonood at hanggang sa muli guys. See you till next episode. Bye!